So welcome back po sa aming channel. Ako nga po pa lang yung Kuya Jun. Ang iyong ate po ay busy lang. So ako muna ngayon. Sa lahat, huwag na po tayong makipagtalo. Hindi po ako magaling na YouTuber. Bago pa lang po ako sa industriyang ganito. Bali, nagkataon lang po ako ang natanong ni Mari Lumahinay regarding kung paano nga po ba mag-livestream. So kung ano ang alam ko, yun lang din po ituturo ko sa kanya. Kaya kung meron pa kayong ibang alam na mas magandang gamitin kaysa dun sa alam ko, turuan nyo na rin po ako. Nang sa ganun ay lahat tayo ay matuto ng tama. Alright, let's go! At ayan na nga po ang tanong sa atin ni Miss Mari Lumahinay. Alright. Ayan, ang una po natin gagawin, pumunta tayo sa ating home screen. Alright. Tapos, syempre, mag-i-install tayo ng Streamlabs. Pero dahil yan ang ginagamit ko lagi, naka-install pa siya. So, kailangan ko muna siyang i-uninstall, ha? Alright, wait lang. Uninstall muna natin siya. Okay, uninstall na siya. Sige, punta na tayo sa ating Play Store. Hanapin ang Play Store. Ayan ang Play Store. Click ang Play Store. Siyempre, kailangan natin i-search yung Streamlabs. Okay, search mo Marilu yung Streamlabs. Tapos, install mo na yan. Okay, wait lang tayo ng konting oras dyan. Pag na-install na natin yan, i-open na natin kaagad yan. Huwag na natin patagalin yan. Halabira, open na yan. Alright, open. Ganyan ang makikita mo. Tapos, biglang may lalabas na ganyan. Siyempre, pipiliin natin dyan yung ating pula. Yung log in with YouTube. Alright, click that. Pindutin mo yan, Marilo. Tapos, siyempre, mag-sign in ka gamit ang iyong Google account. Siyempre, ilagin ko muna yung aking Google account. Hindi ko na ipapakita, siyempre. Pati yung aking password. Okay, pag nag-login ka na, pag okay mo nun, yan na, magsa-sign in ka na sa kanya mismo. Okay, kailangan mong mamimili ka dyan sa dalawa na yan. Siyempre, pipili mo yung camera para may camera kasi yung pag-live stream. Tapos, next ka na. Camera and then next. Okay. Tapos sa pangalawang pipiliin mo dyan, yung event list at saka chat box. Yung tatlo na yan, hindi ko na pinipili yan dahil hindi naman yan pinindot din na napanood kong vlogs. Okay. Enable natin yung camera and mic. Allow Streamlab. Alright. Allow lang yan. Allow din. Allow lang yan. Alright. Tapos ganyan na makikita mo. Ibig sabihin na gumagana yung camera mo. Try natin yung rear camera, yung front, yung rear. Ayan, okay naman. Kabilaan, syempre. Doon muna natin sa harapan. Baka makita yung ating kapujian dyan. Okay, back muna natin. Pag pinindot mo yung tatlong guhit na yon, yan ang lalabas. Pindutin mo yung settings. Okay. Kailangan may mga babaguhin tayo dyan, kagaya ng bite rate. Okay, mamaya. Tingnan natin paglinaw. Medyo malabo pa. Wait lang. Ano ba yan? Ayaw makisama. Ayan yung watermark. Nilalagay ko yan sa bottom right. Okay, ano pa? Yung broadcast, pindutin mo yan. Tapos yung output ng resolution, nasa 720 yan nilagay nung ginaya ko. Tapos yung expected na frame rate, naka 30 yan. Minsan naka 15 lang yan. Depende, mas ako ginagamit ko madalas sa 30 FPS. Tapos yung max video byte rate, minsan nasa 1000 yan, pero madalas ko rin ginagamit sa 1500 na byte rate yan. Tapos bukod doon, wala na. Minsan yung chat mo, pwede mo ilipat sa bandang kaliwa, pwede ilipat sa bandang kanan. Ako, nasa bandang kaliwa pag nakaharap ako dun sa aking screen na ginagamit. Okay? Pag pinunod mo tatlong guhit na yon, pinutin mo yung camera sign doon, tapos i-adjust mo lang yung mga box-box na yan.
Actually, may mga gamit yan. Hindi ko lang masyadong naintindihan na dun sa aking ginaya o sinundan na nagbablog. Basta, yan, chat box yan. Ang events list yan. Yung alert box yan. Inayos lang din niya lang ganyan yan. So, ginaya ko lang. So, balik na tayo sa ating camera. Pag pinindit ko yung pula na yan, pupunta na kaagad sa ano yan. Sa go live on YouTube yan. Ang ginagamit ko diyan lagi lang yung nasa taas kasi yung pangalawa naman ano lang yan eh, continue an existing event. Tapos yung pangatlo, ano ba yun, naharangan ng kamay, start basta blah blah. So ang ginagamit ko lang yung pinakataas. Syempre para mapatunayan natin na naka-live na tayo, pupunta tayo sa ating main account. Sisilipin natin yung ating camera doon kung gumagana na yung Streamlabs. Pindutin natin yung ating ang ginagamit kong ganyan yung Kiwi browser apps. So kailangan niyo pa pala i-download yun bago ang lahat. Kasi yun yung ginagamit ko rin. Yung iba siguro Chrome. Yung iba Google, ako Kiwi browser app. So ayan na. Ayan na, gumagana na, naka-live na yan. Yan na yung live stream na nagaganap doon sa Streamlab. Nakapokus yun kanina doon sa ano, 'di ba? Sa harap. All right. And then pag gusto mo nang tapusin ang iyong live stream, so kailangan mo na pindutin yung square na red na yan, and then sa kanan, end session ka na. Ayos, ganun lang. Alright? At yung rating na yan, hayaan mo na muna yan. Sa sunod na lang. At ayun na nga po, sana hanggang doon na lang muna yung ating video tungkol sa kung paano mag-live stream. Subalit, meron pa tayong dapat matutunan. Kailangan natin i-schedule lang ating live stream bago pa tayo mag-umpisang mag-ere. So, minsan ang iba ginagawa nila a day before. Yung minsan naman, mga ilang oras bago sila mag-umpisa sa kanilang live stream, ini-schedule na nila para at least naaabangan na ito ng kanilang mga taga-subaybay. Okay, kung paano yan, syempre, ituturo ko na lang po ulit, isusunod ko na lang dito sa video ito, yung kung paano mag-schedule na nga ng live stream. Okay, so mega shout out to you, Marilua Mahinay. Salamat sa iyong tanong. Kung hindi sa iyong tanong, ay hindi ako nakagawa ng ganitong videos. Alright, sana ay nagustuhan nyo. Salamat sa ulitin.